Hi guys, ako si Red Quaresma. Welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutin na mag-subscribe at sipain na rin yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron ako mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know, at para sa video ito guys, magbibigay lang ako ng advice and inspirational thoughts para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Guys, kaya ka napadpad dito sa aking YouTube channel, dito sa aking video, kasi alam ko isa ka sa mga namumblema ngayon. Isa ka sa nahihirapan ngayon kung paano mo i-handle yung problema mo. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Never give up. Panuorin mo ang buong video na to hanggang sa dulo upang sa ganon mabuksan ang iyong puso at kahit papano ay maibsan ang iyong lungkot at problema. Kasi itong ibibigay ko sa inyong mensahe guys ay based po sa aking experience na nakita ko kung gagana siya nakatulong sa akin. At ito talaga guys yung pinangahawakan ko hanggang sa ngayon, and nakita ko kung gaano kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Lahat tayo nakakaranas talaga ng problema. Yung problemang mabigat, minsan hindi na natin alam kung paano yung gagawin natin, hindi na natin alam kung sino yung taong lalapitan natin. So hindi na natin alam minsan kung anong solusyon ba para mawala yung ating problema. Minsan, dahil nga sobrang bigat na ng problema natin, iniisip natin na hindi na natin kaya. Gusto na nating sumuko, and minsan iniisip natin, sana mawala na lang tayo sa mundo. So yun yung isa sa mga naiisip natin kapag may problema tayong mabigat. So magkwento lang ako guys. No? Kasi ako talaga, sobrang ramdam na ramdam ko yung ganyan. Talagang nagkakaroon ako ng sobrang mabigat na problema. But God is always here. Gumagawa siya ng paraan para kausapin niya tayo. Hindi niyo ba minsan guys napapansin na si Jesus, si Lord, ay gumagawa talaga ng paraan kung paano niya tayo kausapin. So kapag lumapit tayo sa kanya guys ng buong buo, ay talagang kumikilos ang Panginoon. Hindi man siya actual na nagsasabi ng advice sa atin, pero kumikilos siya, gumagamit siya guys sa mga tao, gumagamit siya ng mga bagay para kausapin niya tayo. So kung meron ka mabigat na problema guys, magdasal ka lang guys, kausapin mo parati ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya lang talaga yung pwede nating lapitan sa oras ng ating kalungkutan. Sa oras na meron tayong mabigat na problema, siya lang talaga yung pwedeng-pwede nating lapitan upang maibsan naman kahit papano yung ating nararamdaman. Kapag nagdadasal tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng kahilingan guys, dapat tinanggap muna natin si Jesus sa ating puso. Diba? Mas maganda kasi guys kapag humingi tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kahilingan, solusyon, kailangan ay malinis na yung puso natin and tinatanggap natin si Jesus sa katawan natin, sa puso natin guys. Kasi kapag tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo, lahat ng bagay na hinihiling mo ay tinutupad ng Diyos yan. Actually, lahat naman talaga ng hinihiling natin in a good way ay binibigay na ng Panginoon. Minsan kasi guys, napipending yan. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng doubt o pagdududa na minsan, diba, to be honest guys, ako sinasabi ko dati noon, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako naniniwala sa Diyos. Alam nyo ba guys na gumamit ang Diyos ng mga tao, mga instrumento niya para muling magtiwala ako sa Panginoon. And yeah, binibigay ko ng buong buo talaga yung puso ko sa Panginoon guys. And nawala na akong pagdududa. Kasi alam ko na ang Diyos ay laging nasa akin. Ang Diyos ay laging nasa puso ko. Kasi yan talaga yung pinangahawakan ko ngayon guys. At naniniwala ako guys na talagang kumikilos ang Diyos sa akin. Kasi nakita ko guys kung gaano kadaming blessings yung binibigay niya sa akin. Sobrang naiiyak lang ako guys. Kung dati nawawalan na ako ng pag-asa sa buhay, pero ang Diyos talaga pag kumilos talaga, andyan lang siya.
Kaya guys, sa lahat na may problema dyan, never give up. Magtiwala kayo sa Panginoon, bumalik kayo sa Panginoon, tanggapin nyo ang Panginoon ng buong buo. Diba? Kasi kapag tinanggap nyo ang Panginoon at sinuko nyo yung sarili nyo sa Panginoon natin, guys, mararamdaman nyo yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Kasi hindi niya tayo pinapabayaan, guys. Alam nyo ba, guys, na lagi tayong kinakausap ng Panginoon. Hindi lang talaga natin minsan na pinapansin using the Bible. Ang Bible kasi andyan lahat, guys, ang kasagutan sa iyong problema. Lahat ng bagay kasi, guys, meron yung biblical explanation na pwedeng magpaliwanag sa nararamdaman mo sa lahat ng iyong problema. Meron niyang kasagutan sa Bible. So, yan yung isa sa paraan ng Panginoon kung paano niya tayo kausapin. Minsan, di ba, guys, kapag meron tayong problema, yung mabigat na problema, kapag nagsa-social media tayo, sa Facebook, hindi nyo ba napapansin na minsan merong a-affir ka agad dun ng mga Bible verses, mga positive thoughts about sa mga problems. So, yan yung isa sa mga way ng Panginoon kung paano niya tayo kausapin. And gumagamit din ang Panginoon ng mga tao na instrumento para masolusyonan at magbigay ng advice sa ating problema. Kaya guys, magtiwala kayo sa Panginoon. Trust Him. Kasi talagang kumikilos siya. Yung problema mo na yan, guys, isuko mo lahat yan sa Panginoon. Ipagdasal mo yan. Kasi ang prayer talaga ang number one na ginagamit natin communication. Kapag kasi, guys, naidasal mo yan ng may puso at tinanggap mo ang Diyos sa iyong buhay, talagang kikilos ang Panginoon. Yung blessings na hinihiling mo, guys, ay ibibigay niya talaga yan. Kaya, magtiwala lang po kayo. Trust lang po ang kailangan natin. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Kasi yan talaga yung gusto ng Panginoon sa atin. Na kailangan sa buhay natin ay lagi natin siyang isinasama. Kaya guys, wag na kayong malungkot. Kasi God is always here naman talaga. Hindi niya tayo pinapabayaan. Hindi niya tayo kinakalimutan. And tayo lang talaga minsan yung lumalayo sa Kanya. So, kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Tanggapin natin siya ng buong buo sa ating puso. Kasi kapag tinanggap natin siya, kikilos at kikilos siya sa buhay natin. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo to, sana bigyan niyo naman siya ng likes. At mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito sa aking channel. You know, bye!